mga Lodi, welcome to my channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung gumawa ng USB bootable disk. Madali lang naman ito mga Lodi. Ito yung mga code. Requirements pala. Sorry. Medyo malabo. Nagawa nila ako ng screen capture para makita nyo na malinaw yung mga Lodi. Kailangan naman natin gawin ay mayroon tayong flash drive na 8GB. Kagaya nito mga Lord. 8GB siya. 8GB. Dahil meron tayo nito, gawa na tayo. Siyempre, kailangan mo ng computer para magawa. Ito. Zoom ko na lang yung mga kailangan natin gamitin. Ito, 8GB. Desktop. Siyempre, desktop. ISO files. Yan. ISO. ISO files. Yan. ISO files. Yan. Windows 7, Windows 10. Depende sa inyo kung anong kailangan yung gawin. Ito yung Rufus naman. Ito yung Rufus. Ito, dinownload ko na yan. Nagawa na ako ng screen capture para malaman natin kung saan natin dinownload yan. Nagagawa ko ng link kung saan natin dinownload sa baba. Ngayon, mag-start na tayo ng paggawa ng USB with a board. Double-click na natin yan mga load. Dahil na double click na natin, open mo natin ng screen capture para meron tayo. Para meron tayong click mo lang natin to, select SIO. Ayan, meron tayo dito I.O. And then, enter na natin. Yan, lumabag na yung ating ano. Gawin natin ay Windows 7. Windows 7 gawin natin. And then yan, okay na. Okay na, wala na papalitan dito. Okay na yan. Okay na rin yan. Hindi na mapalit yan. Hindi na kailangan. Nagawin mo lang, start this button. Nilalabas dyan na. Yan. All on device user. Good. Yan. Saan na. Medyo matagal yan. Ayun nga mga Lodi, habang ano natin, kinakopying natin yung ISO. ISO pala. Sorry. ISO file doon sa flash drive. Kapag natapos natin yan, meron akong video na in-upload. Ilalagay ko na doon sa link sa baba para malaman nyo kung paano siya install sa computer or laptop na gusto nyo lagyan ng OS na Windows 7 o kaya Windows 10. Madali lang naman mag-install, kaya lang ang mahirap pagkatapos ma-install na ng Windows yung mga drivers naman yung medyo mahirap. Madali lang mag-install ng Windows sa laptop at saka desktop. Pero depende rin sa hard drive na gamitin. Pero kung SSD na yung gamit mo, mas mabilis ng mga triple. Ang bilis.
kapag na nag-install ka ng OS. Kasi minsan kapag yung ordinary hard drive maabot ng 1 hour to 2 hours, eh yung SSD minsan 15 to 30 minutes lang tapos na yung pag-install ng OS. Pero yung drivers, depende kung gano'ng kahirap hanapin sa ano. Cut ko na muna itong ano, sa ano, screen recorder na lang tayo. Okay. Medyo matagal ka. Bye-bye! Thank you.